Hello guys, my name is Glycy Faye and for today's video, I want to share this experience. Matagal ko nang pinag-iisipan to, sumasagi sa isip ko na I want to share my experience na naranasan ko after college. Although, 4 months pa lang naman yung nakakalipas simula nung graduate ako, pero ang dami-dami ko na talagang realization. So, if you're interested, just keep on watching. Akala ko talaga, pag naka-graduate ka, mas magiging madali na yung buhay mo. Kasi diba, syempre may diploma ka na, maghahanap ka na lang ng trabaho, then okay na. Pero yung realization after kong graduate ng college, hindi ko talaga inaasahan. Akala ko, mahihirapan lang akong maghanap ng trabaho, pero once na nakahanap ako ng trabaho, is okay na. Parang tuloy-tuloy na yung buhay ko. Pero hindi pala ganun yun kasimple, hindi pala ganun kadali yun. Siguro mostly sa mga estudyante after graduate is mararanasan na parang ano bang gagawin ko sa buhay ko ngayon? Graduate na ako and now what? Dapat ba maghanap lang ako ng trabaho na okay na yung sumasahod lang ako? Napakadami mo ng tanong sa isip mo. Kasi diba, nung nag-aaral tayo from kindergarten to college, education was structured, orderly, and progressive. So, talagang meron tayong sinusundan na routine mula kindergarten hanggang mag-college ka. Kasi after mong mag-kindergarten, alam mo na grade 1 ka na, grade 2 ka na. After mo sa elementary, syempre, alam naman nating lahat na sa high school tayo pupunta. Hindi naman tayo pwedeng mag-jump out to college agad. So, after ng high school, alam mong gagraduate ka na sa high school, syempre ang paproblemahin talaga ng lahat ng estudyante is anong kurso ba yung kukunin ko sa college. Then kapag nakabot ka na sa college, syempre ang pinaka main goal mo is makapasa, makagraduate talaga. Yung masiguro mo nagagraduate ka habang nag-aaral ka sa college. So, syempre pag college kang iisipin mo yung exams, yung thesis nyo, yung defense, yung mga dapat mga kailangan mong ipasa, OJT nyo, mga activities, siyempre sa college kailangan alam mo na rin kung ano yung gusto mo sa buhay. Pero kasi pag college ka, lang nag-iisip sa atin, kasi kahit ako hindi ko naisip kung ano yung magiging buhay ko after college. Siguro naisip ko lang siya, napatanong lang ako nung graduate na ako, pero hindi ko siya pinagtuunan ng pansin kasi nga siyempre ang pinaka goal ko talaga nung nag-aaral ako is makagraduate. Ipasa ko lang yung exam, sobrang relieving na maipasa ko lang yung mga dapat kong ipasa sa deadline. Okay na. Lalo na nung nakagraduate talaga, sobrang saya talaga. Pag alam mo talaga, eto na, gagraduate na ako, nakaka-proud talaga. Ang sarap talaga sa feeling, walang duda dun. Siyempre kasi, di ba, yung pinaghirapan ng magulang mo na pag-aralin ka, saka yung hirap na naranasan mo, yung stress na naranasan mo, magiging worth it na siya. Ito na yung kabayaran ng mga paghihirap ng parents ko saka yung paghihirap ko habang nag-aaral ako kasi graduate na ako. Then, realization hits me. So, now what? Ano nang gagawin mo talaga sa buhay mo? Tulad nga ng sabi ko, mula kindergarten ka hanggang siguro graduate ka ng college, meron kang sinundan eh. May clue ka kung ano yung goal mo, alam mo kung saan ka talaga pupunta after. Pero after mong graduate, life will be very different. Wala ka talagang clue kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. Kung saan direction ka pupunta. Ano ba talagang next na gagawin mo? Ano ba talaga yung dapat mangyari sa buhay mo after? Darating ka talaga sa point na yun. Maaaring sa umpisa, siyempre, kapag ka-graduate ka, alam mo na maghahanap ka talaga ng trabaho, pero mostly, hindi ko naman sinasabing lahat, mostly natin, katulad ko, mararanasan mo din talaga yung mawawalan ka rin talaga ng clue kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. Pero hindi ko naman nila lahat. Siguro yung iba sa mga graduate is talagang alam nila yung ano dapat mangyari sa buhay nila and that's good, pero hindi lahat kasi eh. Halos karamihan talaga ng mga nakagraduate is mararanasan na, alam niyo, feeling lost after college. Na wala ka talagang clue kung anong next mong gagawin sa buhay mo. Kasi wala ka nang susundan eh. Ikaw na talaga yung magdidesisyon sa sarili mo. Parang ikaw nandito ka. Tapos napakadaming daanan dyan. Yung daanan na yun, opportunity yun. Ikaw na mamimili kung saan ka dadaan. Then,
kapag namili ka ng dadaanan mo, wala ka pa rin clue kung ano yung ending nun. Magiging okay ba pag dito ako dumaan? Hindi mo rin alam kung ano yung nasa dulo nun. Saka along the way ba is magiging okay pa talaga sa'yo. Once na may opportunity dumating sa'yo, syempre igagrab mo yan. Pero once na nag-grab mo yun, hindi ka pwedeng makapante na okay na. Nung graduate talaga ako ng college, gusto ko talagang magkatrabaho agad. So, papalapit pa lang yung graduation, nag-a-apply na talaga ako online. Nagpapasa na ako ng mga resume ng mga nakikita kong hiring online. Nagpa-practice pa lang kami ng graduation noon. Nagpa-browse na talaga ako ng mga hiring sa FB kung ano yung HR na may hiring. Tumatanggap ng mga fresh graduates. So, kung graduate, nagkaroon talaga ako ng schedule agad sa isang company ng interview. So, pinuntahan ko yon. After nung interview, alam ko na sa sarili ko na hindi talaga ako pumasa kasi alam mo na yung mga famous line ng mga HR, we will review your resume first and then call you if you pass or not. Or simply, tatawagan ka na lang. So, alam ko na talaga na hindi ako pasado nun. After nung interview, naka-feel talaga ako ng bigat. Siyempre, na-reject ko eh. First interview ko yun, tapos na-reject ako. So, paano pa kaya yung mga nakaranas ng maraming rejections, tapos until now, wala pa rin talaga yung trabaho. Siguro, napakabigat talaga ng feeling nila. Bakit kaya hindi ako pumasa? Anong mali sa akin? Na-realize ko din naman, binalikan ko kung paano ako sumagot sa interview that time. Utal-utal talaga ako kasi nga English yon. So, pag English, hindi naman ako masyadong confident na magsalita ng English talaga. Saka sinabihan talaga ako na bakit talaga mag-Tagalog. Pag sasagot ka ng interview sa kanila, kailangan English talaga. So, English din yung English yung question sa'yo, English ka din sasagot. That time, hindi talaga ako confident habang nagsasalita ako. Hindi ko talaga ma-maintain yung eye contact sa interviewer. Saka hindi talaga ako prepared that time. Kung saan-saan ako tumitingin, tapos yung kamay ko pa na yung gesture, ganito, ganyan, ganyan. So, yun nga, dahil tanghali pa lang naman noon, naganap ako online kung may mga hiring pa bang HR dun sa malapit lang sa pinag-applyan ko. Kasi sayang nga yung araw, saka pamasahe rin. Naisip ko kasi yung pinag-OJT-han ko. So, pinuntahan ko na yon. Nung pagpunta ko doon, exam muna, then interview. Sa interview na yon, hindi naman ako masyadong in-interview kasi kilala naman na nila ako. Saka, alam naman na siguro nila yung performance ko kaya hindi na nila ako in-interview that time. Tapos, in-offer nila sa akin bandang Balintawak. HR yon, so tinanong ako, willing ka ba na ma-assign sa Balintawak? Sabi ko, okay lang, syempre. Aarte pa ba ako, diba? Okay na po sa akin yun, basta may trabaho ako. Ayun, binigyan nila ako ng referral form, tapos pinapunta nila ako itong kinabukasan doon para sa final interview. After ko doon mag-apply doon sa pinag-OJT-han ko, nag-ready na ako. Nadala na kasi ako nung nag-apply ako na hindi ako ready. Kinabukasan, pumunta na ako sa interview. Pinag-exam muna ako, then nung hapon na, in-interview na ako nung HR manager nila doon. Okay naman yung interview ko noon eh. Pero, ang sabi sa akin nung HR manager, re-reviewin niya raw muna yung application ko, then hintayin ko na lang yung tawag nila. So, akala ko, rejected na ako that time. Habang papauwi ako, sobrang bigat na naman talaga ng feeling. Alam mo yung pagdududahan mo yung sarili mo kung ano yung mali. Bakit hindi ka natanggap? Pero nung habang papauwi ako, nag-text yung in-applyan ko sa Balintawak. Sabi, for requirements na raw ako, so mag-report na ako dun sa pinag-OJT-han ko. Kasi nga, diba, dun ako nag-apply, cooperative sila. Yung bigat, napalitan na siya ng saya na, wow, yes, finally, may trabaho na ako, makakasahod na ako, ganyan. Ganyan yung pakiramdam. Talagang ang saya kapag natanggap ka dun sa in-applyan mo. Hindi ko nababanggitin kung saan yung first job ko na yun kasi baka may masabi ko hindi maganda sa kanila. Nung nag-start na ako mag-work sa kanila, nung una okay-okay pa. Ang dami kong natututunan talaga. Saka na-enjoy ko talaga yung trabaho ko. Umabot sa punto na talagang ayoko na dun. Ayoko na magtrabaho dun.
yung pressure, yung stress, matitiis ko pa talaga yun. Kung dahil lang doon, mag-i-stay talaga ako. Kaya lang, hindi kasi dahil sa pressure, hindi kasi dahil sa stress, kaya umalis ako doon sa first job ko. Ang pinaka naging dahilan talaga kung bakit ako umalis doon, kung bakit hindi ko na talaga kinaya, is yung takot. Alam mo yung habang patagal ng patagal, natatakot na akong pumasok. Basta umabot na lang ako bigla sa time na gigising ako sa umaga din. Palagi akong kinakabahan. Palaging nandun yung takot. Lagi na akong may takot na ayokong pumasok. Ayokong nang pumasok. Tapos sa tuwing papasok ako, sobrang bigat na ng feeling talaga. Habang pumapasok ako, pinagdadasal ko sana uwian na para matanggal na yung bigat na nararamdaman ko palagi. Naiisipan ko na talagang sumuko ng ilang beses pero nanatili pa rin ako. Takot din ako sa consequence kung ano yung mangyayari ko after. Kapag umalis ba ako dun, magkakaroon ba ako ng trabaho agad? Siyempre, di ba hindi? Tiniis ko talaga kahit ganun na yung nararamdaman ko habang pumapasok ako. Nai-enjoy ko pa rin naman yung trabaho ko. Isa din yung sa reason kaya hindi talaga ako umalis agad kahit nararamdaman ko na gusto ko na talagang sukuan yung first job ko na yun. Kasi nga, gustong-gusto ko talaga yung naging trabaho ko that time. Kaya kahit ganun yung palaging nararamdaman ko, pumapasok pa rin talaga ako. Kaya lang, habang tumatagal, umaabot na sa punto na natatagpuan ko yung sarili kong umiiyak. Umiiyak ako sa gabi, umiiyak ako during work. Sabihin, sobrang bigat na talaga ng feeling. Alam mo yun, naiipon na, kaya palagi na lang na ilalabas sa pamamagitan ng pag-iyak. Nagdesisyon talaga akong sumuko na. Gustong-gusto ko na talagang umalis doon. Hindi ko na talaga naisip kung ano yung kahihinatnan ko after. Basta makaalis lang talaga ako doon sa lugar na yon. Yung iba, hindi talaga ako naiintindihan kung bakit kailangan humantong ako sa ganon, bakit kailangan sumuko ako agad, bakit hindi ko muna tiniis. Kaya nung time na gusto ko na talagang sumuko, talagang magdidesisyon na talaga ako na ayoko na, wala akong pinagsabihan. Ang nakakaalam lang talaga is yung mga kasama ko sa dorm. Other than that, wala na. Para talagang nagdesisyon ako para sa sarili ko, hindi ko na inisip kung ano yung mangyayari, kung magiging maganda ba yung mangyayari or pagsisisihan ko din talaga yung magiging decision ko after. Hindi ko na talaga naisip yun kasi gusto ko na talagang umalis talaga doon. Sabi ko, bahala na. Kahit pa walang makaintindi sa akin, at least matanggal na yung bigat na nararamdaman ko araw-araw. Kasi ganun din eh. Naisip ko din kasi na kapag hindi ako sumuko at magpatuloy ako sa araw-araw na ganun, hindi rin talaga ako makakatagal. Bakit ko pa pipilitin yung sarili ko sa alam ko naman na hindi ko rin naman talaga matatagalan. Kaya ayun, sumuko na rin ako. Decision lang ako para sa sarili ko. Basta ang iniisip ko lang that time is maalis na yung bigat na lagi kong pasan araw-araw. You can call me selfish. Kasi nandun na ako, may work na ako, may trabaho na ako, ba't pa ako umalis? Eh, ang hirap-hirap makahanap ng trabaho, hindi naman lahat nakakahanap agad ng trabaho, tapos ikaw susukuan mo lang yan. Pero masama ba yung isipin ko naman yung sarili ko, isipin ko yung nararamdaman ko, kung hindi na ako okay dun, bakit kailangan magpatuloy pa ako, diba? Alam ko sa sarili ko dahil hindi na healthy sa akin mentally and emotionally, ito-torture ko ba yung sarili ko dun? If you will ask me right now kung may regrets ba, wala. Wala akong naging regrets dun sa decision ko na yun. Alam ko talaga sa sarili ko na naging tama yung decision ko. Nawala yung bigat. Nagiging okay na ako. Kaya lang, nung umpisa, hindi pa siya ganun katotally okay. Kasi, syempre, ayun, wala na akong trabaho. So, ano na ngayon? Ano nang next? Gusto kong sumubok muli. Pero gusto ko kung sakali man na ang naranasan ko sa first job ko, kung yung naranasan ko, yung reason ng pag-alis ko, ay maranasan ko uli dun sa magiging trabaho ko, gusto kong ihanda yung sarili ko. Gusto kong patibayin lalo yung loob ko. Ngayon, okay naman ako. Nagbabakasyon pa. Pero kasi, wala naman din kasing masama kung
pahinga mo muna yung sarili mo bago ka sumubok ulit. Di naman porket ibig sabihin na sumuko ka na sa isang bagay is talagang sumusuko ka ng mabuhay. Siyempre, magpapatuloy ka pa rin. Pero, hindi naman masamang magpahinga. For those people na naiisip na buti pa sila, may work na. Yung mga kabatch ko, may work na. Pero ako ito, hanggang ngayon, wala pa rin. By this time, naghahanap pa rin ng trabaho. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ganun din sa sarili ko. Life is not a race. Life is not about who gets to the destination first. Hindi porket yung iba, one step ahead na, eh, ibig sabihin nun, you're totally behind na. Huwag nating ikukumpara yung nararating ng iba sa nararating natin. To the point na pagdududahan mo yung sarili mo. Some of us may experience or already experience na mag-apply and ma-reject for so many times at hanggang ngayon wala pa rin trabaho, wag kang susuko, pero take it easy. Kung alam mo sa sarili mo, medyo napapagod kang maghanap, magpahinga ka muna bago ka sumubok ulit. Hindi man ngayon, pero maniwala ka lang na mahanap mo rin yung tatanggap sa potential na meron ka. It will make you stronger pa nga eh. Kasi, di ba, you've been through a lot of rejections na for sure naman sa bawat rejections na tatanggap mo is may natututunan ka. So, naman sa may mga trabaho na pero hindi yung position na talagang gusto nila or hindi yun yung related talaga sa course nila. Kasi di ba, sa ating mga graduates, ang gusto natin, yung related talaga sa course natin. Pero darating talaga sa punto na kailangan mong tanggapin yung trabaho na hindi related sa'yo para lang mabuhay. And that's okay. Kasi diba sumasahod ka, nakakapag-start ka pa rin kung anong gagawin mo sa buhay mo. So, dun sa mga may trabaho na pero hindi talaga yun yung gusto nilang trabaho para sa sarili nila, darating din yung moment na matatanggap ka sa posisyon na gusto mo talaga para sa'yo. Isa pong gusto kong sabihin, lalo na dun sa mga naka-experience na katulad sa akin, na hindi naging okay dun sa first year nila, or umaabot ka ngayon sa punto ng buhay mo na gusto mo na rin sumuko, pero nagdadalawang isip ka kasi kailangan mo yung trabaho na yan. Or umabot ka na sa punto na sumuko ka na rin kagaya ko. Wala namang mali doon eh. It's never too late to start again. Hindi naman forget sumuko ka sa isang bagay eh. Sumusuko ka na sa buhay. Wala namang masama, di ba, kung mahalin mo yung sarili mo, kung isipin mo yung sarili mo, kung mag-decision ka para sa sarili mo. Hindi pagka-selfish yan kasi importante rin na alam mo sa sarili mo na hindi ka para doon, na hindi yun yung para sa'yo. Aalis ka, syempre, di ba? It may be selfish para sa ibang tao, pero for me, ayun yung pinaka matapang kong ginawa sa buhay ko. Yung mag-desisyon ako para sa sarili ko, na hindi ko iniisip yung kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa akin. At saka, pwede ka naman magsimula uli. Hindi mo naman kailangan matakot i-give up yung isang bagay dahil lang sa natatakot kang bumalik uli sa umpisa. Ang importante, may natutunan ka dun sa bagay na ginive up mo na maaari mong magamit to make you stronger, na pwede mo rin gamitin para maging handa ka dun sa next journey ng buhay mo. Hindi naman talaga pwedeng sa umpisa na aayon talaga yung buhay sa'yo. Darating sa punto na may mga bako-bako dun sa dinadaanan mo. Doon sa mga mapapatanong sa sarili nila, magpapahinga ba ako after kong graduate o magtatrabaho ba muna ako agad? Siyempre, unang-una, depende sa inyo yan. Kung pipiliin mong magtrabaho muna, okay lang din naman yon. Kung ano man yung piliin nyo doon, wala namang mali doon. Kung pipiliin mo na magpahinga muna, okay lang din naman magpahinga. Hindi rin biro yung pinagdaanan mo sa college, no? So, you deserve a rest. Hindi naman nakakamatay yung magpahinga ka kahit saglit lang, di ba? Tsaka hindi ka naman magpapahinga for life. Magpapahinga ka lang for the meantime. So,
wala namang mali dun. Kung gusto mo magpahinga, okay lang yun. Pero mas maganda kung habang nagpapahinga ka, eh ready mo yung sarili mo. What I mean is, pwedeng gumawa ka ng list kung ano talaga yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, yung mga goals mo sa buhay mo na gusto mo ma-achieve, para at least, di ba, alam mo kung saang direction ka pupunta. Na kailangan dapat sa dulo nun is ito dapat yung marating mo. Wala namang mali dun. Ang iisipin mo na lang is ano ba yung process na gagawin mo para ma-achieve mo yun. Darating talaga sa point ng buhay natin na your life won't probably go according to your plan. Pero hindi ibig sabihin nun is hanggang dyan ka na lang. Palagi ka lang din maniwala talaga sa sarili mo. At syempre kay God, maniwala ka lang talaga sa plano niya. May plano siya para sa atin. Maaaring hindi mo yun makita ngayon, maaaring kine-question mo din yun na talaga bang may plano siya sa buhay mo, pero maniwala ka lang. Darating at darating din yung moment na masasabi mo sa sarili mo na grateful ka kasi hindi ka sumuko, kasi nagpatuloy ka, kasi naniwala ka sa sarili mo, kasi naniwala ka sa plano niya sa iyo. Hope na inspired kayo sa kwento ko. Sana nagustuhan niyo tong video na to. So, thank you for listening.